Yun, tapos na tayo, no? Tapos na tayo dun sa mga technical vlogs, sa history vlogs, at saka nakabati na rin tayo dun sa mga kailangan batiin. Well, last for the day, vlog for the day. Yun lang, no? Hindi naman porket, ako ang topic ko ngayon is, hindi naman porket ayaw mong makialam, wala kang pakialam sa surroundings mo. It just so happens na dapat, bago ka makialam sa isang issue, may alam ka. At kung gusto mo ng service, eh kahit walang politics, kaya mong tumulong sa kapwa. Kung, di ba, sasabihin nila, PWD empowerment, eh, PWD empowerment. Sa mga bahay pa nga lang natin, kung tanggap tayo, empowered na tayo. Yun nga minsan, kaya ko sa experience ko, di ba? Sa sobrang kaiingat sa akin, halos nawawala na ako ng kumpiyansa. Minsan, sobra yung ganon. Minsan naman, walang, minsan pinababayaan ka lang din, mapapahama ka naman. So, ang mahirap kasi pagka may kasama kang PWD, it's how to balance certain things. So, yes, totoo. Hindi tayo priority. Mga PWD dito sa Pilipinas, hindi kagaya sa States. Kaya lagi nila sinasabi, doon ka sa States. Well, 2 weeks pa lang ako ron. Pero para akong ano, para akong ewan na ano, kasi minsan sobra sila mag-ingat. Isipin mo yun, siguro problema ko lang maglakad ng malayo. Kaya kailangan naka-wheelchair ako for Disneyland and Universal Studios. Pero yung sasabihin mo na ano, hindi. Mas nag-enjoy pa ako rito kasi maglalakad ako, lalo na yung mula dito sa bahay hanggang kanto. Lalo na nito, lalo na maulan dito sa Adas. Oh, maulan dito sa lugar namin. Minsan nakakapote lang ako tapos naglalakad lang ako. Minsan magko-computer lang ako dyan sa kanto dati o sa RFC. Minsan nilalakad ko lang, pero sa States hindi mo pwedeng gawin yung ganun. Yari yung mga kasama mo sa bahay. So, ang sa akin lang, yung PWD empowerment starts from home. Kasi ako nung medyo at my younger age, hindi naman ako nakaranas eh. Well, it's about time na pansinin yung PWDs. Kasi kahit saang lugar naman, may mga tao rin naman. Kahit sabihin mong sa States pa yan, sa UK, may mga tao naman ding balahura talaga sa PWD. Wala namang hindi. Anywhere in the world, may mga balahura. So, sa akin, yun lang. Kung talagang gusto nyo ng service, gusto nyo tumulong sa kapwa, kahit walang politics nga eh. Diba? Ba't yung sa simbahan, nangangalap lang sila ng donasyon kung sino yung gusto magbigay. Bakit nakakatulong pa sila sa kung sinong dapat nilang tulungan? I mean, dito na lang sa amin eh, sa Nuestra Senora de la Paz Buenviaje, nung may nasunugan sa may soldiers. Oh, nag-ask lang si father ng donations, yung mga used clothing, mga may nagdala, naibigay. Naibigay. Tapos in return, yung ano sa soldiers, nagbigay rin dito ng ano, face mask. Bigay lang yun, walang bayad yun ha, hindi kagaya nung iba, nananamantala. Lalo na nung last year na parami ng parami yung COVID. Sa akin yun lang. Kasi, ano eh, mahirap na yung ganyan, PWD empowerment, tapos wala lang, hanggang TV lang. So sa akin, kung talagang gusto, may paraan. Yun lang naman ang gusto ko sabihin eh. Hindi naman kayo nire-require na magpakabongga masyado para lang masabing natulong kayo. Kung gusto nyo talagang tulungan yung PWD, may mga agencies na tayo eh. Iayusin lang yung ano, ipaintindi lang yung policy, ipakalat lang sa buong LGU kasi may mga federation na yan. Yung kaya hindi na nagiging active yung iba kasi yun na nga, walang ano eh, walang push. So dapat yung muna unahin. Kasi may mga inactive na federation ng PWD sa Pinas.
yung inactive dapat gawing active. Paano natin gagawin yun? Iba, bahala na sila. Basta yun lang ang akin. Diba, bago natin isipin na alam nyo na, i-implement muna natin ng tama itong mga PWD laws na to. Kasi kagaya nga yung universal healthcare, dapat malakas ang ano nyo dyan, lalo na sa mga PWD, malakas dapat ang susog nyo dyan. Ba't nyo paaantayin yung ano, dapat yun yung mga issues na tinatakel nyo. Universal healthcare, kasi COVID ngayon. Entrep seminars. Yung mga entrep seminars, minsan hindi na napapalo kasi binigyan ng pangpuhunan, syempre. Mas inaano nila pagkain. Kaya ginagastos sa ibang bagay. Ako naman, nung nakatin ako ng entrep, ginamit ko naman yun for education and for dito nga sa trabaho as PWD officer. Nakatulong din naman. Eh, ganun talaga eh. Kapag magne-negosyo ka, hindi ka naman pwedeng basta pasok ng pasok. Although, naturuan ka na, pero yung negosyo na dapat na gusto mo, yung passion mo ba? Kaso kasi yung iba, dahil mga may mga sakit na, mga PWD, mga may pre-existing condition aside from being a PWD, nahihirapan. Diba yun yung dapat minomonitor, bakit hindi natutuloy? I mean, hindi naman nila kailangan ng ano eh, ng financial eh. Minsan, motivation lang at saka yung understanding lang sa condition nila kung ba't hindi nila matutuloy. Kasi kaya sila nahihiya. Kasi baka pag sinabi nilang tumigil sila dahil ito yung dahilan, baka may magalit. Hindi wala. Yun yung mga ano. Kaya maraming PWD ang hindi nagsasalita. So sa akin yun lang, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Eh, kayo nang bahalang umintindi nun. At saka, COVID ang ano eh, COVID ang problema, pandemya yung problema, so yun muna ang intindihin. Sabi nyo, yung mga entrep seminars, yung RISE, sana makopunon yung buong Pilipinas, at saka yung mga federation na, hindi lang, ano ha, sa lahat ng federation yun. Sa lahat ng federation yun, sana magkaroon ng ano, ng consolidated consensus na kung ganito kami, tutulungan namin kayo. Kasi wala eh, mahirap yung kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang palo. Minsan lalong magulo. Tapos ang ano nun, magkakaingitan. Bakit sa ganitong lugar may ganito, sa amin wala. So yun lang sana, kung gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. At yung mga dahilan nyo, ayoko nang pakinggan. So, wag na tayong magano, dahil yun yung totoo. Kasi minsan, nasa sektor din ng PWD problema eh. Imbis na magbigay kumpiyansa, wala. Di ba? I-example ko na lang yung sa simbahan ha. Oh, yun na lang.